mga bagay na hindi nila sinasabi about sa pagtuturo or pagtatrabaho sa Thailand. Disclaimer lang, hindi naman sa hindi nila talaga ito sinasabi. I know may mga vloggers din naman or may mga gumagawa rin ng mga videos about dito, pero ito yung mga hindi masyadong pinag-uusapan. Una dyan ang salary difference ng mga puti sa mga Pinoy. So kung meron po kayong mga nakikita mga posts sa Facebook or sa YouTube na nagsasabing sinasahura ng mga Filipino teachers sa Thailand ng around 150k to 120k pesos, it's a prank! Scam! Hindi po totoo yon. Nagra-range po ang sahod ng isang guro, isang Filipino teacher sa Thailand ng around 18,000 baht to 28,000 baht. Let's say pinakamataas na yung 28 to 30,000 baht. Philippine peso, that's around 27k pesos to 43k pesos. At masakit man siyang isipin, pero it's a fact. Yo people, na mataas po talaga ang pasahod nila sa mga puti o sa mga native speakers compared sa mga Pilipino. Sinasahuran yan sila pinakamababa, mga 35k to 30 to 50k pataas yung pasahod sa kanila. And wala na po tayong magagawa doon. Yun na po talaga yun eh. Yung kulay mo, magdetermine siya ng kung magkano ang sasahurin mo. Masakit man siyang tagapin, pero come on, yun na yun eh. Kailangan nyo na lang talagang maghanap ng school kung saan komporme kayo sa i-offer nila sa inyo. Eto na lang, meron akong kontekstong ibibigay sa inyo. So sa dati kong trabaho, mga kasama natin mga Filipino teachers, kasi usually ang mga nagtatrabaho naman talaga sa Thailand, usually or mostly ang mga nag-a-apply doon, mga fresh grad and mostly mga educ grad. So kaya ako nasabing kulay ang mag-define or mag-determine kung magkano ang sasahurin mo, dahil even sa school namin dati mga vaclers, so kahit na hindi education graduate yung nag-apply na puti, aba eh, mataas talaga ang kanyang sahod dahil for the 35k or for the 40k. Tapos, yung mga Pilipino na nakapagtapos ng ganito ay nasa 27, 28 yung kanilang pasahod. So eto, huwag kayong mashook. Meron kayong makakasabay na puti or native speaker na kahit hindi eduk grad ay mataas yung sahod nila sa inyo. Even mas marami kayong load sa kanila, or even parehas lang yung loads ninyo, yung teaching loads ninyo. Kasi yun talaga, ganun po talaga sa Thailand. Okay po? Ngayon alam mo na. So mag-isip-isip ka, okay ka ba doon or hindi ka okay doon? Pero syempre, alam niyo mga bakla, yun nga, marami naman kasi sa atin ginagawang stepping stone lang talaga yung experience sa Thailand. And no hard feelings naman doon. Syempre, may point din sa life ko na medyo nag-complain din ako, no? Syempre, hindi naman tayo santa santita para okay na lang tayo lagi ng okay sa lahat ng bagay. Of course not. May mga bagay din na nagiging assertive tayo, and may mga bagay din na pinopoint out natin or tinatry natin ipaglaban, pero wala talaga eh. Yun talaga yun. But I mean, when I was there working as a teacher sa school na yon, like super happy ako sa school na yon. Nakaka-stress din talaga yung workplace kung minsan, pero masaya ako sa school na yon dahil maganda yung relationship ko with the parents and with the kids. Yun na naman importante dun eh, kasi ang makakasama mo naman talaga everyday ay yung mga bata, tsaka makaka-communicate mo naman through LINE or WhatsApp or Facebook ay yung mga parents. So kung hindi kayo okay sa ganun, ay abay mag-isip-isip na kayo. Ito yung part ng system nila na hindi natin mababago. Diba? Wala tayong power para baguhin yun. Aba, mag-conform na lang tayo. Diba? Ganun. So yun, pangalawa mga vaclers, move on na tayo sa pangalawa, no? Dahil medyo mahaba-haba na naman ito, so iwan na natin yung number one. Pangalawa mga vaclers, huwag kayong magtataka kung nakalagay sa contract ninyo na meron kayong increase every year, pero wala kayong increase. Aguroy! It's a prank! Again, it's a prank! I don't know kung ganun talaga siya sa lahat ng schools, but I heard na meron naman talaga mga schools na nag-i-increase talaga sila ng pasahod nila every year. So yun, yun yung pangalawa. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, kayo masyadong umasa sa kontrata ninyo dahil yung kontrata nyo naman ay hindi naman siya selyado at hindi naman siya notarized ng attorney, ganoon. So ayun, aasa na lang talaga kayo sa word na paninindigan ng school ninyo kung meron ba talagang increase or wala. Huwag kayong aasa na kung ano yung nasa kontrata, yun na yun. Kahit nakalagay sa kontrata nyo na, okay, bibigyan ko ulit kayo ng konteksto. Halimbawa, nakalagay sa kontrata nyo na 18 units lang kayo. Pero pag nag-actual teaching na kayo, bibigyan kayo ng mga additional and gagawin kayong 21 units. So, huwag kayong mashook sa mga ganun dahil ganun talaga. Unless, of course, I believe naman lahat naman na pag-uusapan siguro, i-brought up nyo lang yun. Pero pag nandun ka na kasi sa situation, parang ayaw mo na lang ng ano eh, ayaw mo na lang ng gulo, ayaw mo na lang ng mga reklamo-reklamo na yan. Trabaho ka na lang. May mga factors na ganun. Pero I'm just saying na kung hindi kayo okay sa mga ganitong mga bagay, well, ihanda nyo na ang sarili nyo kung magtatrabaho kayo sa Thailand. Okay po. Ito yung
sinasabi ko sa inyo before na hindi naman talaga perfecto ang sitwasyon doon. May mga stress din naman sa work. Okay, so yun yung pangalawa. And move on na tayo sa pangatlo. Pangatlo, mga vacklers. Paperworks. So it's not true na walang paperworks. It's not true na walang mga lesson plan sa Thailand. Meron, mga vacklers. Hindi, seryoso na tayo dito. So yung mga bakla, hindi po totoo na lahat ng school sa Thailand ay hindi nagre-require ng lesson plan. Ano yun? Hindi naman yun, ano, hindi naman yun kapanipaniwala. Siguro, the best way to say it is, sa opinion ko lang naman, meron mga paperworks pa din sa Thailand, pero less, like super less siya kung ikumpara mo sa Pilipinas. Okay. May mga school na hindi nagre-require na lesson plan na ipasa mo siya every week. But of course, for documentation ng school, meron kayong curriculum guide, meron kayong plano, no, for the whole year, let's say or monthly, and meron pa rin mga paperworks talaga. Pero, okay, meron tayong ikaklaro. Ang daming mga thoughts, hindi mo ma-organize. Okay, hold on. Mostly, sa mga private schools sa Thailand, nagre-require pa rin naman sila ng lesson plan. Pero siguro, yung hindi lang nakaka-stress kasi is yung meron mga schools na once a month, sila magre-require ng lesson plan. Kumbaga, ipaplanuhin mo yung whole semester mo at ipapasa mo siya isang beses lang. So, may mga ganon. Or, meron din naman mga schools na hindi naman sila nag-a-ask na papasa ka ng lesson plan. Pero syempre, as a teacher, syempre, pagpaplanuhin mo pa din yung lesson mo, of course. Syempre naman. And, syempre, ikaw din yung magpe-prepare ng mga instructional materials mo, ganun. Or, meron nga sa school nga namin, kami mismo, yung gumawa ng curriculum guide namin. So, kami yung nag-design ng yearly plan namin or yung curriculum guide namin. So, ganun siya. Bakit walang paperworks? Merong paperworks. Mag-check ka pa rin ng mga libro, mag-check pa din ng mga quizzes ng mga bata, mag-check pa din ng mga notebooks nila, ayun, mga tambak-tambak nga eh. Kasi lalo na kung under ka sa agency na merong mga, you know, different sets of textbooks or workbooks or yung books talaga. May mga set A, set B. So, tambak-tambak yun yung mga check mo. And these are all part of the job, of course, being a teacher. Pero syempre dati, may mga point din sa life ko dati na, alam mo yun, puro din ako complain, pero later on, marirealize mo na, part nga naman talaga siya ng trabaho, so why complain, di ba? Marami lang nagko-complain kapag like too much na, or hindi naman na siya appropriate, or hindi naman siya kailangan sa work, pero pinapagawa, or ganun. Yun na siya, mga bakla! Siguro yun lang muna for now, dahil sobrang mahaba na naman yung video natin, and, uy, pero again ha, last na lang talaga na disclaimer ko, mga bakla. Eto, sinishare ko siya sa inyo, para hindi talaga kayo mashook. Alam nyo kasi, kapag nag-set tayo ng expectation natin, tapos iba yung mangyayari pagdating mo doon. Syempre, doon talaga nagsisimula yung stress, doon nagsisimula yung mga mental health issues natin dyan, bilang mga young adults, alam mo yun. Kasi nga, yung ina-expect natin, ibang-iba siya sa reality na nadatna natin. So, kaya mas better na makita mo kung ano yung mga worst na pwede mong maranasan doon, or yung mga expectations, yung mga not so good expectations. So, yun yung realidad eh, yun talaga yung nangyayari dun eh. And so pag nandun ka na, kung nakapag-decide ka na nga talaga na magtatrabaho ka dun, at least hindi ka na ma-shook, di ba? Hindi ka na hindi mawindang yung iyong mundo, at hindi mawindang yung iyong mental health na, ay, ito yung in-expect ko, pero ay, iba yung nangyari. Ganon siya, mga vacklers. Imagine, ay, Diyos ko, mga bakla, kung stress lang, grabe talaga din ang stress dun. Pero parang, marami pang iba, pero next video na part 3 na lang siguro yun. Or let me know kung gusto nyo pa ba ng part 3, or hindi nyo nagustuhan ng part 3. So, yun, mga bakla. Pero alam nyo, again ha, uulitin ko, o diba, ang dami kong uulitin. Etong mga to, lahat to nakadepende naman sa paano nyo to marireceive. Depende to siya sa kung paano nyo matanggap sa sarili nyo na ma-experience mo to doon, or na-experience mo na to. Like, everything is in your mind lang naman. Itong mga not so good things na to, hindi siya naman enough reason for you to hinder yourself, or para ma-stop yung desire mo na maka-experience ng kultura nila, ng paano magtrabaho abroad, or paano magtrabaho sa Thailand, or ano yung mga magagandang mga ma-i-experience mo pa sa Thailand. But it's just that you have to remind yourself, meron at meron kang mga unpleasant events na mararanasan. So yung mga bakla, for part 3 ng ating video, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga stress sa school mismo, or alam mo yun, pag-usapan natin kung paano yung graceful exit ninyo sa school nyo para hindi kayo mapahamak. Ganon! Kung nagtatrabaho na kayo ngayon sa Thailand and gusto nyong lumipat ng school, ayan, pag-usapan natin yun. Kung paano yung dapat, ano yung kailangan nyong gawin para meron kayong tinatawag na graceful exit. Ganon! So yun mga vacklers, for now, yan lang muna. Thank you so much for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe. And let me know what you think on this video. And yun po, kung meron kayong mga gustong pag-usapan, sige, i-comment nyo lang sa baba, and I'll be more than happy to cater that. So you guys, maraming salamat sa support, and yeah.
I'll see you in my next vlog. Bye-bye! Sawadee krung krung! Adios!